Eh, bad news yun sa mga kabaro natin na nasa US. At sana makahanap sila ng trabaho, ibang mapapasukan dun. Kasi, yun. Eto na naman tayo. Dalawang araw ata ako hindi nakapag-upload ng video ah. Wala, busy. Medyo busy tayo ngayon mga tropa. Nga pala, magbabalita lang tayo. Newsfeed to. Newsfeed! Newsfeed! Parang ano no? Parang full pulse no? Dito, ano natin ang segment na newsfeed. Meron palang balita sa ano. Una nabalitaan ko to nung pumunta kami dito sa may ano, sa may ano ba to? Sa may Nipawa. Pinunta namin yung mga bagong dating ng highlife. Tapos siyempre balita kung ano yung mga bagong ganap, may mga papunta pa ba, ganun. Good news, may mga ano pa rin, may mga kasunod pa rin na mga pupunta rito sa Canada, siyempre mga nasa galing ISO, magsaysay, may mga ganyan sa high life. At meron din siyempre papunta rito sa sa ano sa Maple Leaf. Pero ang alam pagkakaalam ko sa Winnipeg yung mga yung Maple Leaf sa Winnipeg ang may mga parating itong May. Hindi ko alam kung may mga papunta pa ng galing ano Pinas dito sa brando na Maple Leaf, pero yung mga susunod na pupunta sa Winnipeg. Yun ang ano ko, yun ang latest na balita ko. Pero merong bad news para sa ating mga kabaro, yung mga nag-a-apply from Philippines. Una nasabi nga ng mga kasama natin diyan sa may ano sa may Nipawa, mga taga High Life, na may magsasara na planta yung mga na, yung High Life sa USA. Mukhang magsasara na raw itong June. Kaya yung mga kabaro natin doon, naghahanap ng ano ba 'to ng iba nang mapapasukan. Eh syempre, hindi naman natin pwedeng ibalita 'to kung walang ano, walang katotohanan, mami. Hindi naman pala totoo. Bali, yung source natin mga ano, mga taga doon din. Ngayon, syempre, ni-research ko na rin. Tinignan ko nga sa balita, 'yun. Binibenta na nga yung ano yung planta sa ano sa USA sa Windom ba yun? Windom sa Minnesota na planta ng High Life. Kasi hindi nga raw maka ano kasi mahal yung mga feeds ng baboy da ano ngayon hindi makasabay dun sa mga planta dun sa US kasi usually daw mga planta dun mga baka. Eh, di ba hogs yung hogs sa High Life? Eh, ano raw, nasa 5,000 daw ang ano raw ng katay doon eh, a day. Parang hindi raw makasustain ng ano, kaya isa ipasasara na. Eh, bad news yun sa mga kabaro natin na nasa US. At sana makahanap sila ng trabaho, ibang mapapasukan doon. Kasi, ano eh, yung iba naman daw, kung maibenta raw yung planta doon, ano naman daw yung iba i-retain na mga empleyado pero hindi pa ala as of now hindi pa alam kung anong mangyayari kaya hopefully maano rin sila makuha pa rin sila. Ang problema kasi dito sa US hindi siya tulad ng Canada na ano kunyari madaling ma-PR ganyan. Madali ma ano yung permanent resident na kahit magsara yung planta, magsara yung ano, pag permanent resident ka na kahit saan ka na pwede pumasok. Hindi tulad sa US, mahirap mag green card doon eh. Saka ano, hindi ka pwedeng basta-basta maglumipat ng Canada lang kahit magkalapit lang. Eh, kailangan mo pa rin ng visa kasi nga foreign worker ka lang eh. Hindi ka naman yung ano doon, green card holder sa US, ganun. Kaya ano, sugal din talaga eh. Pero ang kagandahan, naalala ko yung mga pinapanood ko dati sa video, sa mga High Life US,
hindi sila nangangailangan ng ano yun, ng IELTS. Kaya ano, dito, pag papunta ka rito sa Canada, mga kailangan pa ng ano, ng IELTS. Kasi ano to eh, yung required sa PR ng Canada ang ano eh, ang IELTS or CELPIP. Kaya pinapag-exam lagi. Kunyari, yung mga galing dyan na mga kabaro natin sa ano, Pilipinas, either pupunta ka ng Maple Leaf or High Life dito sa Canada, pinagtitake ng ano, ng IELTS. Yun ang mabilisang ano, yun ang mabilisang balita rito. Sana nga makakuha pa sila ng ibang ano, trabaho dun sa US. Pero mga ang good news naman, marami pa ring mga papunta rito sa ano, sa ano ba to, sa Canada ng mga kabaro natin. Tuloy-tuloy pa rin ang yung mga nagsasabi na parang stop hiring na sa Staff House, yung stop hiring na yung Maple Leaf. Hindi, tuloy-tuloy pa rin yung mga ano, yung mga hiring dito sa papunta sa Maple Leaf ha. Saka sa High Life lalo, mas marami. Nung huli, 30 yata yung dumating. Kaya sa mga ano diyan, yung Canadian dream na pumunta, tuloy-tuloy nyo lang yung mga ano, yung application nyo dyan sa mga agencies natin. Tapos meron ako nabasa na comment, bakit daw kasi ano, napaka-unfair daw yung ano, bakit merong age limit yung mga agencies natin dyan sa Pilipinas kumpara dito sa pagkasakana daw, wala namang mga age limit. Ano, nagigets ko, no, unfair, pero nagigets ko kung bakit ano, bakit naglalagay sila ng age limit para sa pagpapunta rito. Yun nga, kasi ang gusto nilang mapupunta rito yung mga ano pa, yung mga matitikas pa, mga hindi papalyab ang health. Kasi nga, yun nga, eh, naka-tie up sila sa malalaking employer dito sa Canada eh. Tapos magpapadala sila ng mga overage na. Tapos pagdating dito, sabihin natin hindi sila nag-set ng, ano doon, ng age limit sa Pilipinas. Napapunta nila dito, mga magsi-60 na, ganyan. Eh, paano kung biglang pumalya yung health? Kasi hindi na natin alam yung, ano natin eh, life expectancy ng mga, ano eh, mga tao eh, mga nasa 60, medyo frail na eh. Yun, tapos sandali lang magtatrabaho dito eh, magiging pabigat pa kayo ng ano, ng kumpanya sa kanang Canada kung magkakasakit kayo rito. Tapos foreign worker pa kayo. Ang mahirap nun, kayo lang yun nandito. Paano yung paggagastusan yung ano nyo, yung inyong ano ba to, medical ano, kung ano pa kayo, hindi pa kayo PR, mga ganun. Kaya pangalan nilang naka ano, naka sugal dito yung mga agencies natin sa Pilipinas. Kaya ang gusto nila yung mga cream of the crop yan, yung mga ano, yung mga napili talaga nila na tingin nila in good ano, working condition yung katawan nyo, parang ano, no, parang gamit. Pero ganun, kaya nagigets ko naman kung bakit naglalagay sila ng age limit. Gusto nila yung mga ano pa, yung alam nilang makakapagtrabaho pa sa mga ano, kasi dito yung trabaho dito, Diyos ko, napakahirap talaga ng trabaho dito. Iba nung nagtry ako mag-overtime uli nung kailan ba yun, nung isang araw pagising ko ng umaga, naninigas yung kamay ko, hindi kaya ng ilang araw na overtime dito. Hindi tulad dyan sa Pilipinas, kahit mag ano kay mag-overtime ka na mag-overtime, itatayo ka lang naman. Ano yung trabaho dun sa Pilipinas, maning-mani kumpara dito. Yung sabagay, ikukumpara mo naman sa sahod na 537 lang a day. Dito, magkano yung ano mo, 600 per hour ka. Yun, yun lang naman yung mga bagong balita natin dito, mga ating news feed sa ano, sa Brandon Boy channel, no? Mga, yung mga ano, o nga pala yung mga nanghihingi sa akin ng mga ano, ng reviewer ng IELTS. Mag-message lang kayo sa aking FB page. Tapos, o kaya dun sa ano, yung sa group ko, yung sa personal ko na account, yung Jerome Jimeno, yung kaagawa ko lang, hindi ako nagre-reply dun. Pagka hindi ko kayo kakilala, hanapin yung FB page ko, dun ako magre-reply. Dun ko kayo bibigyan ng Canadian CV. Tapos yung mga gumagawa ng Canadian CV dyan, nagtatanong sa akin, bakit po ano, bakit po ganito, ganyan, bakit pa yung mga ibang ano na sinabi sa ibang
YouTube channel na hindi nyo ilagay, abay, nasa inyo na yun kung susundin nyo yung aking ginawa. Sino ba yung nasa Canada? Ako yung nasa Canada. Kung wala kayong tiwala sa binibigay ko, eh, hindi, huwag nyo sundin. Nasa inyo naman yan. Tapos, yung IELTS reviewer na pinamimigay ko, kung gusto niya ng ano, ng full guide kung paano gamitin para ma-maximize niyo yung pagre-review niyo, yung self-review niyo, i-comment niyo lang si video na to para gagawa tayo. Tapos isusunod ko na rin pala yung ano, yung paggawa ng ano, ng cover letter. Sabi ng aking asawa, eh, maghahanap siya ng magandang pang-guide para gumawa ng cover letter. Ilan muna? Maabot na naman yata ako ng 10 minuto. Pero okay na siguro 'yun para meron tayong upload itong araw na 'to, no. Ano ko eh, para kung ano yung mga sa wedding, ano, one day, same day edit. Paggawa ko ng video na 'to, eh, edit ko na rin sabay upload. No? Kina, like, share, subscribe, yung mga ganun, paalam.